Kung mamarkahan ng mga masamang tao itong lalaking ito, ay siguradong apo ng mga masamang tao, siya ang bida ng alupihan na tao. Nicknamed Gaubiao, isang bihasang surgeon, dahil nagretiro siya at walang magawa buong araw, hindi siya handang maging ordinaryo. Kaya nagsimula siyang mag-aral ng ilang sick surgery, ang pagtatahi ng ilang hayop upang makagawa ng bagong uri ng buhay. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-eeksperimento sa mga hayop, hindi na masatisfy ang kanyang masamang pag-iisip. Kaya ibinaling niya ang kanyang atensyon sa buhay upang makapagsagawa ng mga eksperimento sa lalong madaling panahon. Araw-araw siyang nagmamaneho sa labas, naghahanap ng angkop na target. Sa araw na ito, isang truck driver lang ang nakakuha ng atensyon ni Bill. Nakita ni Bill na nag-iisa siya at sakto ito ang perpektong material na hinahanap niya. Kaya hindi siya umimik, kinuha niya ang hunting rifle sa kanyang sasakyan at sinundan siya ng tahimik. Nagmamadaling pumunta sa banyo ang driver, ngunit hindi niya napansin ang panganib sa likod niya nang malapit na siyang mag-dive. Inilabas ni Bill ang kanyang lumang shotgun mula sa kanyang coat. Nakaramdam lang ng lamig sa likod ang driver, pagkatapos ay tuluyan na siyang nawala ng malay. Ang magkapatid na babae ay nagmamaneho sa kalagitnaan ng gabi nang hindi inaasahan na sira ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Dahil malakas ang ulan noon, tumakbo ang dalawa sa isang villa sa gilid ng kalsada naghahanap ng tulong. Sa oras na iyon, pumunta si Gal sa pinto at tumingin. May nakita siyang dalawang magagandang babae na maputi ang balat, at ito ang nagpa-excite sa kanya. Niyaya niya ang dalawa sa loob ng bahay, dalawang baso ng plain water na may laman. Dinala niya ang tubig sa kanila na parang walang nangyari. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsimulang magpakita si Anna ng mga sintomas ng pagkalito. Sa loob ng ilang minuto, tuluyan na siyang nahimatay. Sa sandaling iyon, nakaramdam din ng pagkahilo si Xiaomei, pero pinilit niyang gumapang patungo sa pinto. Ngunit ang bomber ay patalikod na nag-inject ng hindi kilalang likido, at sa huli tuluyan ding nanawala ng malay ang babae. Nang magising sila, kinabukasan sila ay nakagapo sa isang silid ng ospital. Nagpupumiglas sila ng husto ngunit walang nagawa. Ang resulta ng eksperimento ay maaaring makaapekto sa oras, kaya ni backhand niya ang driver at nag-inject ng hindi kilalang likido, at yun ang tumapos sa buhay ng driver. Sa susunod na araw, kumuha si Yao ng bagong eksperimento mula sa labas. Hindi na siya makapaghintay na isuot ang puting jacket. Timula ngayon, handa na siya sa lahat.